Welcome back mga ka-EDB, Avery. Magandang araw sa atin lahat. Nakaraan po, nagbigay po tayo ng tip sa mga inakay, ng mga kung ano gagawin natin doon, yung pagtanggal sa ilong. Ngayon po, mag-a-update naman po tayo sa mga initlog naman, sa mga itlog. Ayun, yun po ang bibigyan ko kayo ng tip sa mga itlog kung paano nalalaman kung fertile o hindi. Tsaka mag-update na rin tayo dito sa aking ibunan yung mga itlog na ng mga breeder. Ngayon po, andito dito naman po tayo sa kwentong ibon at tips. Kaya, panoodin nyo to. Okay guys, ito, checkin natin to. Dito, ito, may itlog na po itong green split opa na cactus sa blue pied. Kakatuin muna natin. Siyempre, kailangan may egg handling tayo. Para lumabas lang yung naglilimlim na ayan o, naglilimlim. Tingnan natin kung ilang itlog na siya meron. Tatlo. O ngayon, i-candling na natin. Tingnan natin kung fertile o hindi. Hindi pa siya fertile. Hindi pa. Hindi pa. Ayan. Hindi pa po siya fertile kasi po wala pa po siyang 1 week na nalilimliman. Ayan po yung date. Ayan, may tatlo. Ngayon, subukan po natin sa iba. Subukan natin sa iba. Titingin tayo. Ayan, dito. Tingnan natin dito yung sa green pale fallow na cat. Cross sa parlo o pa post pale fallow. May mga itlog na ho to. Ang titingnan lang ho natin dito. Kumikrak, basag. Oo. Yung ganun ang pag-check. Pag may basag ho, lalagyan natin ng masking tape. Ayan. Ayan mga tip ho dyan. Ayan, may dalawa na ho siya. Ikay din rin ho natin kung fertile o hindi. Hindi pa ho fertile. Ito mukhang hindi mag-fertile ho. Pero hayaan muna natin dito. Kasi parang ano siya, iba na kulay. Pero hayaan muna natin dito, bigyan pa rin natin ng panahon. Kasi kalagay naman dito 5 ang huling initlog nila. Yan po yung parents. Ayan. Smile, like the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Okay, dito naman sa Bio Perso cross sa Parvo Ewing Bio. Asok na, wala pa tayo nakikitang fertile. Di ba? Ayun, may tatlong itlog naman dito. Ayun yung parents. Ngayon, chichikin natin. Ayun, may nakita na tayong isang fertile. Ito, hindi pa. Pa-fertile pa lang. Tsaka to. Pa-fertile pa lang. Pero babalikan natin yan sa susunod na araw after 3 days. Dito tayo sa baba. Sa green split opa split pale palo cross sa green split pale palo. Parang split.
Tira po, naglalabas ng visual to eh. Tignan natin. Uy, may apat na itlog. Tignan natin lang kung pertil ah. Ayun, pertil oh. O, hindi pa. Ito, pertil. Ayun, pertil. May tatlong pertil, isa lang hindi pertil. Ayan. Kita ko natin yung parents. Ayan yung parents. Rose bleed, pero naglalabas ng visual na pale palo yan. Okay ang ibon na yan. Okay guys, dito naman meron tayong parisa na blue opa na cock tsaka cross sa double factor ewing move opa. Back to back opa to, pero yung heneto ay double factor na ewing. Tignan natin. Daming itlog ha. Bakit ang dami nito? Lima. Limang itlog pala to. Ano may mag-pertil dito? Ayun oh. Ito, possible na pertil na yan. Ayan, pertil. Hindi. Tatlo. Tatlong possible na pertil. Ayan. Tatlong possible na pertil. Ito yung parents. Ito, itong ibon na to, pamuster ko lang po to sa mga baguhang new pair. Kasi syempre, alam natin mga new pair yung na ibon pagka nagmate hindi nakakapisa sa first clutch. Pero iba pertil, hindi nila nabubuhay. Ito ang pamuster ko. Pero tikin na rin natin. Ito, puro wala ko yung laman. Ayan. Pang ano lang ho to. Nilalagay ko ho yan para tatanggalin ko siya pagka may papaposter ako ng iba. Lalagyan mo natin ng mark sa pentel pen kung kaninong itlog ho yun. Ayan. Okay, mga KDB, favorite yun po. Ngayon, pag may nakita ho kayong itlog na basag o maruming itlog o basag, tekin ho nyo pag basag ho, lalagyan lang natin masking tape lalo na ho pagka pertil. Hindi pa naman hooper, tilagyan pa rin natin kasi para wag tumulo at wag kumapit sa feather, sa puwet ng ating alagang ibon. Kasi ho, pag ho, lalabas ho ng nest box ho yun, kasama ho yung itlog, sumasama. Ngayon ho, kaya makikita natin, mayroong basag na itlog doon sa may lapag ng kulungan. Kasi basag na ho yun, sumama ho sa dumikit ho sa feather, sa bandang puwet. Ngayon. Tapos naman ho, pag marumi yung itlog, malamang hindi na ho pertil yun. Infertile na ho yun. Kasi ho, ibig sabihin matagal na ho yun. Kaya ganun nakarumi. Mapansin naman yung mga ganyan, yan, malilinis pa sila. Yan, ibig sabihin may pag-asa pa ho mag-pertil yan. Yung mga ganyan. Yan. Ayun po mga KADB, KAVERY. Nakapagbigay na naman po ako sa inyo ng tip tungkol sa itlog. At least nakapag egg candling din ako sa araw na to. Ayun. Sana po i-share niyo po itong vlog ko para malaman din po ng ibang mag-iibon at ng mga newbies para magkaroon sila ng bagong kaalaman. Ayun po, hanggang dito na lang po muna po tayo. At huwag niyo kong kakalimutan mag-like, share, at subscribe. At pakipinot na rin ang notification bell para lagi tayong updated sa mga susunod kong video. Maraming salamat po at God bless.